Number 3, bakit ang pogi-pogi nyo, Sir Vince? Ewan ko nga ba eh, ano ba yan? Pill na pill, filler. Mga 2,100 or mga 2,100 a month. Ayun, so yun na yun. Kung ang sweldo mo ay... Next, shoutout din kay Antares Igoy. Hi Sir Vince, pa-shoutout naman please, Hena. Shoutout to you. I hope someday ma-feature mo din sa vlogs mo yung opportunity sa mga nurses like how much they earn in Chicago. So tingnan natin magkano nga ba ang swelduhan ng mga nurses sa Chicago. RN salary, Chicago. So ang range as per salary.com for a registered nurse in Chicago is 42K to 130K per year. So yun po. Hey, what's up guys? Ano ba yan? May singaw pa rin tayo, may blister pa rin tayo, hindi yan panis na laway. Hello guys, welcome back to my channel. Kapag bago ka dito, my name is Vince, Filipino YouTuber dito sa US. So I make different videos about my life here as Buhay America. Sana masuportahan mo tong channel ko by clicking the subscribe button and yung notification bell para updated ka kapag may bago tayong upload. Hindi, wala lang. Shit, kinakabahan ako. OMG, dalawa talaga. Kasi sa mga ano diyan, sa mga gamer diyan, ang hirap bumili ng PS5 simula last year nung November since ni-release siya. As in talagang shortage talaga. First world problem. Grabe, tingnan niyo. Meron siyang pila. As in 2 weeks na ako nagre-refresh ng website. Palaging out of stock sa Target, sa Walmart, sa Best Buy, in short, out of stock kahit saan talaga. Ngayon, biglang nag-notify sa akin kasi nag-ano ko yun. Nag-wing ako ng bell icon. Ganyan. 10 minutes na lang, oh my god. Nagsimula to 40 minutes, yung nakaabang ako. Shit, tapos limited stocks lang daw. Kaya, let's say kung aabot ako, baka mag-crash na naman yung website. I don't know, pero... Kamusta naman kayo dyan? Medyo kinakabahan ako eh. Bakit ako gano'n? Shit, ba't ako nasi-stress? Ang nila, kasi 2 weeks na ako nagre-refresh as in every 15 minutes siguro. Ganun ako kabaliw. Pag nag-goat na magiging gamer na ako. Joke. YouTube. Nagsisimula akong bagong channel. Hindi, joke lang. Tingnan natin. Alright. Be right back. BRB. Hala, grabe. 1 minute na lang. Tingnan nyo. Kita ba? Ayan siya. 1 minute na lang. Dalawa-dalawa talaga. Kala mo naman dalawa yung bibilin. Para sure. Kung makakapasok tayo, sana hindi mag-crash yung website. Guys. Pag ako hindi nakabili, wala, iiyak. First time ko kasi, ganito pala yun. So, natapos na yung bilang. So, meron siyang, ano, parang loading buff, nagbabuffer siya. Uy, grabe, napaka-OA. Your estimated wait time daw is more than 1 hour. Parehas sa cellphone tsaka dito. Wala, mukhang wala ito. Visit. 2 minutes lang daw. Ako na. Sana makabili ako. OMG. Nakabahan ako guys. Pero ba't ganun hindi sila talaga sabay? Sa phone ko. Ayan, 9 minutes pa daw. Tapos dito, 2 minutes. Let's see. Ano mauuna? Daka. OMG. Ayan na. Wait. Wala. Ang daya. May pakyukyo pa kayong nalalaman. Out of stock naman. Late J. Wala o. Out of stock. Ang daya talaga. Yung mga ano to eh, may mga bot eh. Yung mga nag-ano. Duga, buisit. Nagantayantay pa ako. Lanay ako na, wala na akong gana. Okay, bye. What's up, madlang people? Hindi na natuloy yung PS5 na vlog. Bad trip kasi. Hindi natuloy. Kainis. Pero anyway, today is... Ano ba ngayon? Saturday. May lumipad pa nga. Magpapatest ako. Ang tawag dito? PCR test. Actually, weekly naman ako nag-ano yung swab test. Pero, mas accurate daw yung PCR ba yun? Basta. Dito lang naman sa labas ng neighborhood namin actually. 5 minutes lang. Ano ba yan? May bubuyog. Oh, shit! Yun. Asan na siya? Pambihira. Anyway. Dito lang sa labas ng neighborhood namin sa CVS yung parang mercury drug nga. Sa curbside lang sa may yun nga, sa labas.
Tara. Kasi yun nga, tignan nyo, pagaling na tong blister ko, pero may, hindi ko alam kung pagaling na sa actually, masakit pa eh. Hindi ako makakain ng maayos, kaya tuloy pumayat ako. tapos nilagnat ako nung itong week na to, kaya hindi ko nakapag-vlog masyado guys, sorry naman, pero we're trying to go back, you know. Today, stay tuned kasi marami tayong sasagutin sa mga tanong nyo sa comment section. Dahil sisipagin ako today, wala naman akong ganap today. Normally, nag-inom kami ng tropahan or kung ano man, pero kaya kayo kasama ko today, okay, magsasagutan tayo. Wait lang, tara na! So, andito na ako sa labas ng CVS. Ayan. Drive-thru lang, di ba siya? Hindi pala curbside. Pero ganun din, dito tayo sa drive-thru nila. Antayin ko si ate lumabas para i-PCR test tayo. Sana negative. Wala naman ako ibang nararamdaman, pero para sure, alam niyo naman, 'di ba? Tsaka covered naman ng insurance. Wala namang bayad. 1 eternity later. So, 'yun lang 'yun. Ganun lang sa kabilis, parang 1 minute lang. 'Di ba? Ganun-ganun lang in fairness, ha. So, ngayon pupunta muna ako sa naka-hazard ako. Punta ako sa Tony's Fresh Market. Malapit lang din dito para bumili ng kamatis, talong, in short pang sinigang. Kasi lately para kaming puro outside food eh. Hindi siya healthy at hindi siya practical. Kasi wala naman tayong magluto. Hello guys, ayun, nakauwi na ako. Hindi ko nakakain nasama dun sa Tony's kasi nga mamadali ako eh. Kasi kailangan kong makaluto agad. Ito na, papakulo na ako ng baka. While waiting, magsagutan na tayo para multitasking. Para after this, i-edit and upload ko na kagad. Kasi late na naman tayo today. Sorry naman. Marami tayong sasagutin. Hello guys, ayan. So, sasagutin na natin yung mga comments nyo dun sa last video. Huwag na natin patagalin kasi medyo marami tayong sasagutin today para hindi masyadong mahaba yung vlog. Ang dami sinasabi. So guys, if you're new to my channel, ako po si Vince, Filipino YouTuber dito sa US. So, gumagawa ko ng iba't ibang vlogs about my journey here, yun yung mga Buhay America content. Sana, masuportahan nyo tong channel na to mga kababayan, all over the world, the universe rather. So, click the subscribe button and yung notification bell para updated ka kapag may bago akong upload. Ang labo ng salamin ko, nangyari. Okay, let's go. First, okay, simulan na natin. Dito natin ilagay yung mga katanungan. Pasensya sa mga props natin sa background. First is Gab Castro. Hey man, appreciate your vlogs. I'm waiting for my visa interview sa US Embassy London, going to South Carolina. I'm a nurse here in London. Salamat sa Buhay America vlogs mo. Welcome, bro. Laking tulong to sa mga magsisimula dyan in the future. Sana may detailed vlog ka regarding monthly expenses and budgeting para may idea kami what to expect. Take care of yourself, man. Keep hustling, more power. So, yun, Gab Castro. Actually, meron akong detailed vlogs before about that. Pero para sa'yo, sige, uulitin natin. Pero kung may time ka, bro, backtrack ka, panoorin mo yung mga bago pa lang ako dito sa US na vlog. Scroll mo lang sa mga videos ko. Punta ko doon sa videos, tapos latest to all this, basta ganun. Hanapin mo na lang, dede, joke. Pero ito, sige. Bibigyan kita ng bird's eye view kung ano ba talaga yung i-expect pagdating mo dito. Kailangan mo ng apartment. So, sinerge ko na, punta ka sa, pag nandito ka na, or bago ka makarating dito, syempre, isa sa mga reliable websites, yung apartments.com. So, isa-search mo lang doon kung nasa ang city ka. Since hindi ko alam saan party ka ng South Carolina, nilagay ko nila South Carolina. Chinek ko, kita nyo ba? Ayan. So, yung mga apartments doon ranging from 1400 to mga 1600, may 1200, may 1100. So yun ay mga one bedroom, may studio, pero normally one bedroom naman kasi, pero may mga studio nga. Pero syempre, ano yun mo na yung one bedroom, i-consider mo yung location syempre. Kung a nurse ka naman, so definitely magkakailangan mo ng kotse. So yung pinakamalaking chunk nung budget mo or expense is yung apartment. Let's say 1200 yung monthly ng apartment mo. Ayan, ililista ko ah. 1200 ang pangad na sulat ko. Tapos kotse, at gagastosan mo naman talaga sa maintenance yun. Pero huwag mo masyado isipin yun kasi makukover yun ng sweldo mo naman. Maliit lang yun. Ang babayaran mo is yung monthly amortization ng kotse. Let's say yung sa amin, nasa experience namin. Yung una naming kotse was yung Toyota CHR. Ang binabayaran namin doon is 385. Kunyari na lang, 400 sa'yo, ganyan. 400 na lang, para walang butal car.
Tapos yung sa one bedroom apartment namin noon, yung Meralco, yung electricity namin, mura lang kasi apartment yun eh. Parang around ano lang, 40, mga ganun lang, maliit lang yung kuryente dito guys, hindi guys sa Pilipinas. Mahal yung kuryente namin sa Pilipinas. Normally pag apartments, kasama na yung utilities. Ano ba utilities? Yung garbage disposal, yung heat, yung ano, yung radiator, yung 'di ba? Bilang may winter dito, kailangan ng heater. So kasama na 'yon. Yun alam ko eh, water. Kasama na rin pala yung water doon sa apartment. So okay ka na doon. Kung nasa suburb ka, normally kasama na rin yung parking. Pero kapag sa city ka nakatira, siguro kahit sang city naman dito sa Amerika, hindi kasama yung parking kapag sa city ka. So kapag sa suburb ka, normally kasama na yung parking, which is maganda. Kailangan mo rin yung plan mo, yung sa cellphone, syempre. Magkano ba yung sa amin? 110? Dalawa na kami noon. So siguro sa yung mga 60 lang. So phone bill, 60. Siguro ha, mga ganun lang. Tapos, kami kasi noon mayroon pa kaming cable in internet. Iba pa dun sa cellphone data, syempre. Syempre, vlogger tayo. Tsaka ikaw, kailangan mo nod ng TV or what. So cable in internet mo, siguro mga ano lang yan, mga sa amin kasi parang 55 lang eh. Tapos ang bilis na nun, naka-fiber pa kami. So, let's say 60 lang din. Ano pa ba? At importante pala guys, yung groceries. Yung sa amin, yung siniset naming groceries for the both of us, dati sabi namin, $200 lang every 2 weeks, $200 every 2 weeks. Pero, bilang medyo PG ako, ang dami kong, de joke lang, bilang meron kami mga side ganap, lumalampas kami. So, hindi ko sinasabing tipid mode yung grocery namin. Pero siyempre, 'di ba, minsan gusto mo namang mag-splurge sa pagkain, minsan pag-stress ka, stress eating pala. Dapat ko sabi. Okay na siguro yung in a month, siguro mga hindi ko alam ha, 400. Correct me if I'm wrong, sa mga nakatira dito mahal ba 'yun? Pero parang mura pa 'yun kung mag-isa lang siya, guys. Tulungan niyo ako. Sa amin kasi umabot kami 600 eh. Parang mura pa nga 'yun talaga. So sabihin na lang natin 400 muna. Tsaka bultuhan naman dito eh. Marami yan kasi wala naman sari-sari store. Kunyari, oh, bili ka suka doon. Hindi mo ganun. Siyempre, bibili kayo malaki yan kasi minsanan lang. So, yun yung grocery. Tapos, ano pa ba? After ng grocery, may bahay ka na, may kotse ka na, kuryente. I would say yun lang. So, i-ano na natin. Pero kung mahanap mo yung video ko na yun, magkano expenses dito sa US? Good. Kasi, detail yata yung pagka-explain ko doon eh. I think. Kung hindi, ito na lang. Mga 2,100 or mga 2,100 a month. Ayun, so yun na yun. Kung ang sweldo mo ay, magkano ba ang sweldo ng nurse sa South Carolina? Hindi naman, dito naman guys, ano naman, mag-google mo naman eh, yung range. So sabi sa salary.com, ang USRN na salary sa South Carolina ay nag-range from $49,000 to $77,000 US dollars. So ano tayo, dun tayo sa median, siguro mga 60K. So kung 60K ka, a year, US dollars, divide mo sa 12 months, kasi siyempre 12 months yun. So, meron kang 5,000 na sweldo a month. Siyempre, may tax pa yan. Pero, hindi naman ganun din kano. So, 5,000. Ay, meron pa pala. 5,000 na yan. Kailangan mo mag-avail ng health insurance. Yun yung, alam mo naman yun, di ba? Health insurance. Yung sa amin, na alam ko kung magkano kung mag-isa lang ako at ano, dalawa kami. Pwede kasi yun eh, di ba? Per family, ganyan. Kapag mag-isa lang ako, around 200 na kagad yun. Per pay ha, per pay. So, 400 a month yun. So, kung 2-1 yung nag-gasto, yung budget natin kanina, idagdag pala natin yung 400, which is 2-5. So, kung 5,000 yung makukuha mo per month, so, meron kang net na 2-5. So, yun na yung parang pinaka-savings mo. Bahala ka na doon. Malaki yung bro. So, I hope nasagot ko yung tanong mo, Gab Castro, at sana naliwanagan ka, na-enlightened ka kahit papano. Kung meron ka pang tanong, comment down below. Next is John Aniceto. Hi Sir Vince, new subscriber here in Singapore. Hello sa mga kababayan dyan sa SG, na at na kami sang SG, no. Madami ako natutunan sa mga vlogs mo. Advice ko lang din sa iyo, react only on things in front of you para hindi kang maging aligaga. Chill and go with the flow in life. Hey, galing magpayo pero hindi ko din minsan magawa, o di ba? Alam mo yan. Ingat and keep safe. Sa pagbalik mo, sana mapansin mo tong message ko. May gusto sana akong itanong. Currently, my fiance is on process din ng EB3 visa and we are planning to get married before the stage 4 of the process. Tama, kasi ganun din yung ginawa namin. And at the same time, I have a job offer going to Guam and my visa will be under H1B visa, which is yung working visa yun, di ba? I wish to ask if there will be any conflict if I'm under her petition as dependent while I'm holding an H1B visa. So magandang tanong.
Natanong na rin yan before kasi alam ko may subscriber ako. At dito na rin, alam ko meron, napag-uusapan na rin dito yan eh. So alam ko walang conflict yun kasi mag-ibang type ng visa yun. Naisip na rin namin dati yun eh, paano yun? Kung pinitisyon ako ng, kunyari ng parents ko, tapos meron din akong fiancé visa, ganyan. Conflict ba? Sabi nila hindi daw. Kapag ma-approve na, let's say, yung H-1B mo, tuloy-tuloy pa rin yung process nung fiancé visa mo. Tapos, kapag ma-approve na yung sa fiancé visa mo, nasa sa'yo naman yun kung i-go mo o hindi. So, parang alam ko, hindi siya conflict. So, you're good. And also, I wish to ask the $3,000 that you spend for a month, hindi ba siya tipid mode? What I mean is, yun yung normal nyo na gastos. So, ayun pala, tinanong mo rin siya dyan, Aniseto. Nasagot ko yung tanong mo sa tanong rin ni Gab Castro. So, yung sa grocery na yun, lumalampas talaga kami. Tapos, after a few months lang namin na-realize na, uy, teka lang, ano lang tayo, medyo preno lang tayo saglit. So, okay naman. Minsan, may time na nag-splurge. Hindi mo splurge. May time na may paggusto kami sa, ano, kunyari nga sa grocery, ganyan. Sumusobra talaga kami. May time talaga na kailangan ko ito lang. So, importante talaga, bilang dalawa naman kayo, yung teamwork talaga, yung budgeting talaga, importante. Kami ganun, every pay namin, eto tip bro, every pay namin, magkausap kami, yun na rin yung bonding time namin. Nagbabudget kami, literal nililista namin sa notepad, ganun. So, effective yun. Kasi, gaya nyan, maraming bills dito, mahirap malate sa bills. Kasi, alam naman dito, may kahigpitan. So, yung iba nagre-report pa sa credit sa mga credit bureau, eh syempre pag ganun, bababa yung credit score. May mga ganun. So, kailangan yung budgeting skills nyo, i-level up yung dalawa. So, yun. Looking forward on your comeback and always keep safe. Regards to your fam. Thanks, Jan. CRB, thank you sa shoutout, Sir Beans. Question ulit. Sorry, daming tanong. Feeling close eh. Okay lang, bro. Isa-isahin ko na tanong ko para mahaba ulit ang vlog. First, requirements po sa pag-avail ng car. Ang requirement is yung sarili mo, kailangan nandun ka. Well, actually, hindi nga rin eh. Alam mo ba yung Honda, yung Civic? Inano ko lang yun, in-apply ko lang online. Tapos tinawagan ako, after 1 hour, sabi nila, ready for pickup na daw. Sobra, well, baka kasi pandemic nga din. Yun, guys, CRB, talagang same day. Ganun kabilis. So, requirement, syempre, kung ano yung sabihin nila, normally, ano lang naman eh, ID, tapos down, kung kailangan ng down, yun lang talaga. Yun lang, wala. Tapos ibang details mo, fill up ka lang form, yun lang. Saan po kayo nag-loan? Credit union or mga regular bank? Ano ang mas okay? So, yung loan na yun, wala. Doon na yun. Dito, bro, lahat, ano, hassle-free. Sila gagawa, apply ka lang, sila na mag-apply ng loan for you again, same day processing. Boom. So, when I say doon din, doon mismo, so kung saan ka kukuha ng kotse, yun na yun. Paano ang process ng driving license? Kailangan ba ng international license or tinatanggap naman ng foreign license or depende pa din sa law ng state? Ang alam ko, valid yung driver's license mo kung nasa bansa ka dito sa US for 90 days upon arrival. Yun nga. Correct me if I'm wrong, guys. Pero yun. Tapos kapag mag-a-apply ka naman ng driver's license, pupunta ka sa DMV, sa mga Secretary of State. Yun, pila ka doon, bayad ka. Computer exam, tsaka yung driving exam, sobrang bilis lang, hassle-free din naman. So, mura lang din. Sobrang smooth ng process, so huwag ka mag-alala. Thank you in advance, keep safe and God bless. Cheers ulit. Thanks, CRB. Next is Ron Romeroso. I'm currently taking Bachelor of Science in Nursing and hindi siya madali, especially sa situation natin ngayon, which is pandemic. Since I was a child, gusto ko na talaga mag-migrate sa ibang bansa, pero wala kaming means na gawin yun. Nung nalaman ko yung channel mo, sir, na parang nabuhay uli yung pangarap ko, mga ibang bansa, rocks! Can't wait to finish my bachelor's degree and hoping na pala rin din makapunta dyan. More vids to come, sir. Nakaka-motivate na manood ng vlogs niyo. Supporting from Cavite. Hello, Cavite people! Oy, thank you, Ron Romeroso. Val Valerie, lo, naiyan naman ako. Salamat sa advisor Vince. Note yan, oy, welcome. Na-try mo na ba, sir Vince, maki-Black Friday sale or Thanksgiving sale? Talaga pong magulo sa mga store sa sobrang sale ng mga items noon before pandemic. Oo, nakita ko dati, talagang pinapakita sa mga balita, parang iba, sobrang aga eh. Talaga nakapila dun sa Target, oh. Tapos, kakagulo. Totoo yun. Pero, hindi kami pumunta sa ganun. Doon na experience ko na pumunta sa yung mga black, ang gulo eh, no? Pumunta kami ng Black Friday. Sobrang haba talaga ng mga pila. Pero hindi ko na-witness yung talagang rambulan. Hindi naman ganun. Pero yung sobrang daming pila everywhere. Kunyari yung sa outlets, sa mga outlet. Umabot ng parking yung pila ng mga tao. Kasi kinokontrol na.
Pero kaya ganun guys, kasi sobrang mura talaga, bagsak presyo as in. Kaya grabe, sarap pag-shopping dito. Masarap kung may pang-shopping, gayon talaga. Michael Moreno, good morning, evening, John Sir Vince. Kamusta po kayo and yung condition dyan ngayon sa US? Ito po sana gawain nyo, gawin nyo ng vlog o kahit isingit nyo lang po sa vlog nyo. Number one, mahal po ba talaga mag-aral ng college or senior high school dyan sa US? College, oo, sobrang mahal dito. Ang dami kong kilala, baon sa utang. Kaya swerte din yung mga nakakapag-college dito sa Pilipinas kasi pinag-aaral ng mga magulang or yung mga nag-working student, by the way pala, ng college. Kasi di hamak na mas mura. Dito talagang baon talaga sila sa student loans. Dito, pagtungtong mo ng college, ikaw na bahala. Sa Pilipinas, di ba, normally pinag-aaral ng ano, magulang. Tapos dito naman yung mga high school, free naman. Kasi yung mga public din naman dito maganda. So, check mo lang kung okay yung rating ng school. And dito, kailangan pag nag-aaral ka, yung mga high school or yung mga middle school, hindi basta-basta na ikaw yung pipili kung saan gusto mo school. Kung saan nakatira, merong naka-alat na school para sa'yo. So, ganun yun. So, kung ayaw mo dun sa school na yun, lipat ka ng bahay. Ganun. Number two, pwede po ba na makapag-aral ang isang international student na nasa Pilipinas ng college sa US ng online? Dito, sa number two, hindi ko alam yung sagot. So, pass tayo dun. Ayoko magbigay ng hindi ko alam. Sorry. Pero kung may nakakaalam, comment down below. Thank you in advance. May karugtong na tanong pala. Possibly po ba na makapag-aral kahit walang US visa? Siguro kung yung school yung nag-o-offer ng international students pero nasa Pilipinas ka, tapos yun nga, bilang online-online lang naman. I don't think kailangan ng US visa kung nasa Pilipinas ka, di ba? Ano-ano po requirements? Hindi ko po alam, hindi po ako taga. Hindi ako nag-aaral dito. So, I don't know. Pero sa mga nag-aaral dito sa US, guys, comment down below. Thank you. PS, okay lang po kung hindi nyo alam. Ayun, thank you. Pero ito po sana masagot nyo. Number 3, bakit ang pogi-pogi nyo, Sir Vince? Ewan ko nga ba eh. Ano ba yan? Feel na feel, feeler. No lie, Sir Vince. Pogi po talaga. Uy, magkagalibol ako. Madali ako maniwala. Ano bang size ng paa mo? Chocolate, gusto mo? God bless you more and keep safe po kayo dyan. Oy, Michael Moreno, thank you. Ganun talaga pag mga bogey. Hi, it's me, Sir Vince, got my visa. Uy, hi, it's me, I'm so happy for you. I know the feeling, grabe. Sabi niya, mag-online pidos na lang ako, then gora na. Ba, buting pidos ngayon, online-online na lang ha. Can you help share po anong site or app maganda hanapan ng house for sale and or for rent dyan sa US yun? Gaya nabanggit ko kanina apartments.com or tignan nga natin. Kunyari, apartments near me, ganyan. Apartments near me. So yun talaga yung pinaka-legit na alam ko, apartments.com and marami mo lumalabas yun, trulia.com. Pero pwede na yung apartments.com para hindi ka malito. Nandun din, kasi kung ano yung mga nakalist sa ibang site, na apartment, yun din naman yung mga nasa apartments.com, not sponsored. Para pag makapag-work na ako, once may SSN at green card na, pwede na makalipat, thank you. So, in fairness naman dito, mabilis yung turnover. Pag nagtanong ka, talagang, ano naman, prompt naman mag-respond yung mga tao. So, congratulations, hi, it's me dati, di ba? Ano-ano ka lang, comment-comment ka, hingi tips. Ngayon, magpipidos ka na, congratulations. Welcome to America. Okay, so dito naman tayo sa mga nagpapa-shoutout. Shoutout kay Mark Anthony Bagain, Doc. Shoutout Sir Vincent X. Virgin Boss of Carmen Batas and Hills, Quezon City. With the North. Hindi pala ako North. With the South ako, guys. So, hello, hello Mark Anthony sa mga taga Batas and Hills, Quezon City. John Dale Dimayugas, always thank you. Maganda rin sa kanta pero iba pa rin talaga kapag US ang puntahan mo at kapag immigrate dyan. Hey, pero syempre may risk pa rin. Kaya maganda na po kami at sana 3 years or more or less. Sana nandiyan na kami. God bless always po Sir Vince. Always praying for you bro, John Dale Dimayugas. Salamat sa suporta. Sa makarating ka na rin dito. Next, shoutout din kay Anteris Igoy. Hi Sir Vince, pa-shoutout naman please Hena. Shoutout to you. I hope someday ma-feature mo din sa vlogs mo yung opportunity sa mga nurses like how much they earn in Chicago. Paano mag-apply dyan bilang nurse po. Dream ko talaga makapunta ng US and I inspire ako sa mga vlogs mo. Salamat po. So again, I always say this is what the channel is for. Ay, ano yung English ko? This is what my channel is all about. Inspire fellow Filipino. So Anteris Igoy, thank you, na-inspire ka. At yung opportunities ng mga nurses dito, hindi ko na i-feature ng opportunities ng nurses kasi in demand sila all year long, lalo ngayon pandemic, di ba? Nakita ko na sa balita eh, parang maski nga yung mga pa-graduate pa lang na nurses, inaano na nila eh, ini-encourage na nila na kunin eh, talaga. Kasi sobrang shortage din, even dito talaga, shortage ng nurse. Kaya gusto nila talaga marami nagne-nurses. Pero ewan ko ba, yung mga ibang lahi, hindi siguro nila masyado bet yung ganung trabaho kasi nga,
mahirap. Tapos, I don't know, hindi ko alam, pero marami talagang mga Filipino nurses. Tapos, based sa mga narinig ko, marami ding mga Nigerian nurses. So, yun yung parang ano natin, counterpart natin when it comes to nurses. Basta, sabihin ko lang sa'yo, maganda ang bigayan dito. So, talagang, yung mga frontliners talaga natin, talagang ano yan sila. Pampered sila dito. Yat ang alam ko, feeling ko. So, tingnan natin, magkano nga ba ang swelduhan ng mga nurses sa Chicago? RN salary, Chicago. So, ang range as per salary.com for a registered nurse in Chicago is 42K to 130K per year. So, yun po. Next is Shea Cabrera. Good day, Bin. Pa-shoutout. Shoutout to Shea Cabrera at sa ating mga kababayan dyan sa Cebu City. Kamusta ka mo karon? Wow. Kala mo legit Bisaya. Pero by the way, yung mother side ko ay Bisaya. So, kasabot ko, Gamayra. Pero, yun. Hello, mga bay, mga... Ano pa yung mga tawag doon? Mga pastilan! I'm really an avid fan sa mga vlogs mo. Thank you watching your vlogs from day one till now. Still, di nakakasawa mga vids mo. Thank you. Anyway, soon I will be graduating from my bachelor's degree next year and planning to take my master's after. Malaki ba ang chance to get a nice offer to the employer kapag nakapag-master's? Mas ano ka siguro, mas level up yung sweldo as long as yung requirement na kailangan sa role is MBA. Kasi kunyari, ang kailangan lang naman, for example ha, ang kailangan lang is high school grad. Ba't ka mag-apply ng, ano, na may master's ka, diba? So, overqualified ka. Baka hindi ka pakunin kasi baka hindi ka nila ma-afford. Parang ganun. So, parang siguro mas malawak yung opportunity for you kasi nga, syempre, mayroong mga role na ang kailangan lang is high school grad, mayroon namang bachelor's lang din. So sayo, mas malawak kasi mayroong mga role na ang kailangan talaga is master's degree and pataas. So, at mas mataas yung pay, syempre. Or still, they are not going to honor your credentials wrong kasi i-honor nila yon. Kasi I remember, lahat ng ina-applyan ko dito, talagang nag-background check sila sa FEU. Yun yung minsan na tumatagal yung pag-background check kasi international. Pero, to make the long story short, i-honor yon. Salamat, more powers! Wow, powers! More powers. God bless. Thanks, Shea Cabrera. And last but not the least, Jun Pagaduan. Happy watching your vlog. Pa-shoutout naman dyan, Jun Pagaduan. Shoutout to you, bro! So, yun lang muna today, guys. Maraming salamat. Sorry, para ako nag-rap. Glock 9 ba tayo dito? Yun lang muna today. Maraming salamat sa panonood. Kung nanonood ka pa rin ngayon sa punto ito, maraming salamat. Di mo ko iniwan. Ibig sabihin, pinanood mo. At please, click the subscribe button. Pati yung bell icon para updated ka kapag may bago akong upload. Hinihingal na ako, guys. I-edit ko na to and upload kasi again, late na nga tayo. Don't forget to follow me on my social media accounts. And until then, I will see you on my next vlog. Bye-bye!